pwede na daw pong i-add ang mobile wallet dito sa sub account, sa sub mobile app. Meron na rin po silang option na ganun. I-check po natin. Ayan po siya, mobile wallet. Okay. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel, Noni TV. Bali, ang susunod ko pong i-share na video is kung paano i-add ang mobile wallet sa sub mobile apps natin. Yan po, kung meron po kayong GCash, coins.ph or kung ano pong mobile wallet, yun po yung gagawin natin. Yan, buksan nyo lang po yung sub mobile nyo. Buksan nyo lang po yan sa mobile apps nyo. Yan, pag nandyan na po kayo, punta po kayo sa baba, sa menu. Dyan po ulit, sa transfers naman po, click nyo po yan. Tapos, add a beneficiary. Andyan po, yan, katulad po kani, marami pong option dyan. Dito po tayo sa mobile wallet. Tapos, i-click nyo na po yung select country. Philippines. Siyempre naman po. Full name, beneficiary relationship, beneficiary address, mobile number, as currency. Tas, okay, lagyan ko lang po ng details ha. Yan po, pag nalagyan nyo na po ng details, Philippines. Siyempre yung mismong pangalan ng mobile wallet. Kasi, ayan po yung mismong pangalan ng mobile wallet. Tapos yung beneficiary relationship, click nyo po yan. Ayan, click nyo lang yung personal transfer kung sakaling sarili nyo naman na account. Tapos address, beneficiary. Ito po importante, yung mobile number. Kasi yan naman po yung nakaano sa mga mobile wallet eh. I-double check nyo po yan. Tapos pag okay na, click nyo lang yung I agree. Tapos i-confirm nyo po. I-review nyo po muna. Kasi once na may mali po, katulad ng spelling sa pangalan nyo, magkakaroon po ng ano yan, problema. At sa mobile number nyo. Pag okay na, i-confirm nyo lang. Yan, almost done. Activate beneficiary. Click nyo lang yung activate beneficiary. Tapos may tatawag po sa inyo, hintayin nyo lang. Yan, makikita nyo po dyan, you will receive a call from the number na yan, sa customer service. Ayan, tumatawag na po siya. Answer nyo lang. Click nyo lang yung keypad, tas sabi naman press 1. Ayan. Beneficiary is active. Yan, magme-message po, beneficiary is active now. Click mo lang, okay. Basta pag tumawag yun, nakalagay naman po doon, press confirm lang eh. Press 1 to confirm. Yun lang po yung pe-press nyo. I-an nyo lang sa keypad. Tapos magme-message yan, check nyo lang. Created, saka activated, hintayin nyo lang yung susunod. Medyo delay. Pero sa apps, pwede na. So, balik na po tayo sa apps. Magpapadala na po tayo. Balik po tayo sa home. I-check po natin kung gaano po kabilis ang
transfer pagka sa mobile wallet. Kasi po sa STC Pay, minutes lang eh. Dito, check po natin. Punta tayong menu. At dito na po pala sa yung balik tayo sa home. Pag magta-transfer na po kayo, punta na po kayo dyan sa transfers. Yan, nag-message na activated na. Close nyo lang yan. International transfer, punta po kayo dyan. Tapos piliin nyo po yung account na gagamitin nyo. Tapos ayan, hanapin nyo na po yung padadala nyo na account. So ito po yun, yung mobile wallet. Ayan, pwede naman po yan kung peso o Saudi Riyal. Peso na lang po, para hindi po tayo malito. 1,000. Lalabas naman po dyan yung amount. So, 73.55. Double check nyo, GCash. Ayan, mobile wallet, GCash. Ah, meron po. Ah, isa lang po pala. GCash lang po pala yung agent. Tapos, pag okay na, yan, huwag nyo pong kakalimutan yan, yung I agree. Hindi po yan magtutuloy. So, pag okay na, mobile wallet, proceed transfer. Proceed. Click nyo lang proceed. Ah, purpose of transfer po pala. Sorry, yan. Lalabas mo naman yan. I-click nyo po yan. Lagay nyo na lang po kahit ano, okay lang po yan. Ito, pag okay na, click nyo yung proceed. May time limit po niyan. Kailangan po bago po maubos yan, eh, makakapag-transfer na po kayo. So, pag okay na, click nyo lang yung transfer now. Tingnan po natin kung magkano po ang charge. Ayan. 17.25 parehas lang po sa ano. Ayan po, mabilis lang po siya. Automatic nasa GCash na po. Nag-message na po kagad sa GCash. Buksan ko lang yung GCash. Ayan po siya. Ayan po mga kabayan. Ganun lang po pag mag-a-add kayo ng beneficiary na mobile wallet at mag-transfer ng pera sa gamit po ang sub-mobile. Maraming salamat.